Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan po natin is the IM5. Ito po ang favorite topic ng mga nag-i-start sa negosyo. This is very basic, but take note, we will focus on the number 1 and number 2 topic. Okay? Kasi actually, 6 po yan, but definitely yung tinuturo lang sa atin is yung 5, pero malaking factor din po dito yung pang-6, yung promoting events. Marami po akong mga na natuklasan na pag pala ikaw ay gusto mong lumaki ang organization mo, dapat isa ka sa napakagaling mag-promote ng events. Kagaya po ng mga training. Kasi imagine mo, leverage ka na dito. Hindi ka na mahirapan magsalita ng almost isang oras mahigit. Diba? Pakiginigin mo na lang downline mo. Diba? Itatag mo na lang sila dyan. Isasend mo na lang link sa mga group chat nyo. Pwede na siyang matuto. So dapat minamaximize mo yan. Lalo na pag may mga events ang team. Alam niyo po ba kung ganong kahasil at kung ganong kahirap mag-set ng event? No, matrabaho. Pero ang gagawin mo lang, pupunta ka lang doon sa event, magpapasok ka ng maraming downlines, diba? Pwedeng lumaki yung network mo kasi ang negosyo natin, hindi naman po talaga ito pagalingan. Dapat magaling ka lang mag-support. Pag magaling kang mag-support sa activities ng company, ng team, at ikaw mismo, ina-apply mo yung mga nakikita mo, madali po yung pag-angat mo sa negosyo kasi hindi mo na kailangan mag-reinvent ng wheel. Tama? So again, ang pag-uusapan natin ngayon is the number 1 and number 2 sa IM5 natin, which is yung prospecting and inviting. Paano ka ba magsimulang mag-prospecting? Paano ka ba magsimulang mag-invite ng mga warm market mo or itatawag natin cold market mo? Yan po yung itatakel natin ngayon. Okay? So to set your expectation, ayan, sa negosyo na to, okay, sa mga nagsisimula, normal pong ma-reject. Okay? Baka po kasi may mga balat sibuyas pa dito na pag inalok po ng barley yung kapitbahay at umayaw, sasabihin eh mahal, sasabihin eh ano na lang ako, magmamalunggay na lang ako, 'di ba? Eh ayaw mo na kasi sabi mo umayaw yung kapitbahay ko, hindi para sa akin 'yan. Tandaan mo, yung kapitbahay mo wala pa po yung percentage sa dami ng tao sa buong mundo. Hindi po hinto ang pangarap mo dahil ni-reject ka lang ng kapitbahay mo. Do you agree? Okay? So, dito ang rejections normal lang. Tandaan mo, kahit wala ka sa ganitong business, nare-reject ka rin naman sa labas. Tama po ba? For example, ikaw, nakatapos lang ng ating mga nurses, no, nag-board exam sila. Tama ba? So, may mga nag-exam doon. May mga graduate doon ng 4-year course sa nursing. Diba? Hindi ko alam kung 4 or 5, di po ako nakapag-college. Kaya maingay. Okay? So, hindi po lahat na nag-take ng exam pumasa. Tama? So, na-reject sila. Kumbaga, na-disappoint sila. But it's normal. Life moves on. Diba? Maski wala ka sa networking, makaka-experience ka rin ng ganun. Yung mga hindi pumasa, na-reject na down talaga sila. Pero tuloy lang ang laban. Marami mga hindi board passer, pero successful sa abroad. Successful sa ibang field ng pagbibusiness. Tama ba? For example, ikaw, may nililigawan ka, hindi ka sinigot. Rejection yun. May kaibigan ka, inalok mo ng pagkain. Ayaw. Diba? Gusto pala tubig lang, ayaw pala ng food, rejections yun. So very normal lang yun. Huwag mong sensational na ay pag ang hirap ng ganyang business kasi rejection yan. Normal po yun. Okay? Lagi mong tatandaan, maski wala ka sa ganitong negosyo. Kailangan dito maging Batman ka. Ano ibig sabihin ng Batman? Inyo comment down sa ating chat box. Ano ibig sabihin ng Batman? Dapat dito Batman ka. Okay? Batman means batot manhid ka na. Yung pag may nag-reject sa'yo, okay, next. Diba? Parang yung kanta ni Ariana Grande, diba? Okay? Thank you, next. Ah, diba? Pag inalok mo ayaw, thank you, next ka. Diba? Yung tinatawag natin SW4 next. Ano ba yung SW4 next na yan? Okay? I think pwede tayong magsudat-sudat dito, no? SW4 next. Ano ibig sabihin yan? Some will join, some will not. So what? Someone is waiting, next. Ganun ang mindset mo. Parang pumapara ka ng bus. Para pumapara ng jeep or pumapara ng taxi. Pag hindi ka hinintuan, okay lang. Hindi ka naman maglulupas sa'yo dun sa kalsada. No? Hindi ka naman mag-iimo. Hindi ka naman magpo-post sa Facebook. Kasi alam mo may susunod pa na darating na sasakyan. So parang ganun lang din sa negosyo mo. Kung ni-reject ka ngayon ng client mo, maybe that's not the right timing for them. Pero sulit-ulit mo lang i-share ang business. Magugulat ka. 2 months from now, 3 months from now, mag-PPM sa'yo. Ready na akong mag-join. Diba? Importante lang, tuloy-tuloy ka lang mag-share ng opportunity. Huwag mong intindihin yung mga taong ayaw. Okay po ba yun? Pangalawa, this business is a numbers game. Ibig sabihin nun, hindi enough na isang, dalawa, tatlo lang ang downline mo. You need marami. Okay? Kailangan mo ng maraming
downlines, kailangan mo na maraming prospects. Hindi po pwede na nag-invite ka once a week, eh, ina-expect mo magkaka-Lamborghini ka na. Diba? Nag-invite ka ng isa sa loob ng isang linggo, nakapiin ka ng dalawa sa loob ng isang linggo, magkaka-corvette ka na. Hindi po siya ganun. It's a numbers game. Kailangan marami kang nakakausap. Maybe ito ay invite mo personal or invite ng downline mo. It's okay kasi lahat naman yun, magbe-benefit din naman sa'yo kasi under sila ng organization mo. Pinaka-importante, paramihan ka ng nakakausap. Every day. Alam mo, when we started in this business, hindi kami natutulog or hindi po kami natatapos ang isang araw namin na hindi kami nakapag-talk ng 5 minimum per day. 5 po yung quota po namin. So, yun pala sekreto ng mga top earners, no, kung bakit sila nagiging successful. Meron silang tinatawag na quota. Can you type in sa ating chat box quota? Alam niyo po ba in any sales, hindi pwedeng walang quota? For example po, business po namin, no, ang quota po namin doon is at least minimum 5k, buhay na po yung ano noon, yung ang business noon. Kumbaga may pambayad na kami ng renta, pampasahod ng staff, pero pag nag-below po doon, wala na, abonado na. No, sa negosyo natin, since wala tayong tinatawag na operational expenses, pag walang invite ay okay lang. Diba? Wala naman akong babayaran. Eh ba, chillax lang. No, pag walang cheque, chillax lang. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng chillax-chillax dito. Wala, hindi mag-grow ang business mo pag hindi mo kinutahan ng sarili mo, pag hindi ka nag-set ng goal or target. So ano ba yung target mo? Diba? Naiisip mo na ba ilan ba dapat ang kakausapin mo? Siyempre, depende sa goal mo yan. Kung ang goal mo lang, siyempre, pambili lang ng bigas, eh kahit wala ka na pong gawin. Magbenta ka lang ng products, so sigurado makakabili ka na ng bigas. Pero kung ang goal mo, di ba, makapagpatayo ng bahay, makapanlibre sa mga pamilya mo, di ba? Alam mo, makapagbigay ka sa loved ones mo, makabili ka ng dream car mo. Tama, makapagkaroon ka ng dream savings mo. Siyempre, ang hataw mo, ibang-iba. May quota ka, may target ka. Again, this business, numbers game siya. Paramihan ng nakakausap. Paramihan ng IDPs. Di ba? Yung tipong tulog pa sila, ikaw nag-IDP na. Tama? Yung tipong sila, natutulog na, ikaw gising pa, nag-IBP ka pa, may mga kinakausap ka pa. Ganun ang hataw ng mga may malalaking pangarap. Kaya nga kung ikaw, no, maliit lang ang pangarap mo, I suggest huwag mo nang gawin ng business. Tama, kasi ito, para lang to sa mga malalaking mangarap. Tama? Kasi pag malaki ang pangarap mo, definitely yung hataw mo, dun nakikita. Tama? So, ganun po siya kasimple. Lakihan po natin ang pangarap natin. Wala pong naglilimita sa sarili po natin. Tandaan mo yan, kung di ang sarili mo. Okay? Pangatlo, know your ratio. Okay? Kumbaga, parang may kinalaman to sa quota, no? Know your ratio. Alamin mo kung ano yung batting rate mo. For example, sa 10 in-invite mo, sa 10 pinresentan mo, isa lang ang sumali. Anong rate mo dun? Anong ratio mo dun? 10 is to 1. Tama? Yun ang ratio mo. 10 is to 1 ka. So, sa madaling salita, kung gusto mo ng 5 na may invite, you need to have, kung gusto mo ng 5 pay-ins, you need to have 50 presentations per week. 50 people ang kakausapin mo. Di ba? 50 ang papapayin mo, gusto mo ng 5. O, di ba? So, but definitely, pag tagal-tagal sa business, gumagaling yung skills mo. Di ba? Nagkakaroon ka ng resulta. Alam mo yon, yung batting rate mo, tama, tumataas yan. Minsan nagiging 5 is 10. Tama, yung 10 kinausap mo, 5 sumasali. Diba? Pero pag nag-i-start, at least 10 is to 1. Damihan mo, numbers game ang negosyo po natin. Okay? Next po natin, value the law of sowing and reaping. Ano ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Law of sowing and reaping. Pag may tinanim ka daw, meron kang aanihin. Tama? For example, ikaw, nag-invite ka ngayon, hindi pa nag-join. Huwag kang mag-alala. Few months from now, pag ready na yan, magpipiin yan. Diba? Ako po, may piin po ako ngayon, hindi lang isa, tatlo. Kasi, anong nangyari, no, magpipiin siya, pipiin niya na yung dalawang pinsan niya. O di tatlo agad, grupo na agad sila. Pero nag-inquire sa akin yun, 2 months ago pa. Alam mo yung inaantay mo magpadala, na-send mo na yung bank account mo, na-send mo na yung form, na-send mo na yung pamimilian niyang product option, pero hindi pa nagpapadala. Hanggang sinin-mode ka lang, pero it's okay. Diba? Life moves on. Share ka lang ng share opportunity. Law of sowing and reaping. So ngayon, 2 months from now, nag-PM sa story ko. Sabi niya, Lon, mag-join na ako sa business. Pwede mo ba akong tawagan? So kanina, tinawagan ko siya kahit madaling araw na nag-usap kami, nag-planning kami, sino yung mga kakausapin namin, etc. So ibig sabihin nun, tanim ka lang ng tanim. Pag hindi nag-join, ang tawag doon, tanim. Huwag mong awayin. Tama? Kasi iba, pag nag-invite, no, hindi nag-pay-in yung in-invite, anong gagawin? Aawayin. Diba?
sasabihin mo, Mare, grabe, inaanak ko pa naman yung anak mo. Sige, magsulian na tayo ng sa kandila. Diba? Alam mo yung ganun. O kaya yung barkada mo, in-invite mo, ayaw mag-join, negative, sabi mo, huwag kang dadaan sa kalsada, no? Huwag kang dadaan sa tapat ng bahay namin, papatuhin kita. Huwag mong pe-personalin, right? So sa negosyo natin, di ba, ano lang, professional lang tayo, di ba? So, kung gusto nila, mag-join naman yan, and in the right time, mag-pay-in yan. Basta dapat marami ka lang tinatanim. Alam mo yung mga maraming pay-in, minsan nagugulat ka, uy, 10 pay-in mo ngayon na, 20 pay-in mo ngayon, pero hindi mo alam yung 20 na yon na 3 months ago, 5 months ago, 6 months ago, even 1 year ago pa, nag-inquire sa kanila. Kumbaga, isang bagsakan lang ng isang buwan na yon, nag-contactan at nag-PM, nasasali na sila. So, ang nakikita mo lang yung 10 pay-in, yung 20 pay-ins, pero hindi mo nakita, ang dami na pala nun na times na na-follow up, madaming times na pala yung nakausap. Tama? Kaya dapat tanim ka lang ng tanim. Okay po ba yun? Next natin. Ayan, next po natin is, yan, prospecting. Diyan tayo mag-ano ngayon, mag-focus ngayon. So, pag nagpo-prospecting ka, napakahalaga po nung meron kang prospect list. Okay? Sino dito? May calendar, may notebook, may pen for IM Worldwide. Ayan, yan, kapag meron ka yan, ibig sabihin, sign yan na seryoso ka sa business. Pag hindi ka seryoso, kung saan mo lang sinusulat yung prospect mo, di ba, sa likod ng tissue paper, di ba, kung saan mo lang sinusulat, minsan sa cellphone mo lang, di ba, pero pag seryoso ka sa negosyo, talagang may notebook ka pa niyan. Ama, may contact number yan, nakausap ko na ba to, fa-follow ko na to, naka-record yan. Kung kaya mo nga i-excel, mas maganda eh, para pagka may ano, meron kang gustong sabihin, may announcement, alam mo yun, send to all ka na lang, nandun na lahat ng email, copy-paste na lang, no? So, kailangan po, pagdating dyan, kumbaga sa traditional business, naka-inventory po yan. Diba? Naka-inventory sa'yo lahat yan ng mga clients mo and prospects mo. Tama? So, kailangan mo ng pen, calendar, and notebook, especially pag may mga trainings tayo, no? Kailangan po, okay? Kailangan po na, ayan, nagkakaroon na ng tanungan sa group chat natin, no? Ayan, so, ayan, may mga mentors tayo dyan, no? Na sumasagot. Thank you, mentor dyan. Okay? So, prospect list. Ayan, prospect list. Kailangan meron ka yan. Pagbago ka, ilista mo lahat ng mga kakilala mo. Lahat ng kakay mo. Kaibigan, ka-classmate, ka-batchmate, ka-churchmate, ka-textmate. Lahat ng kakay. Huwag lang yung kalaguyo. Di ba? Alam mo yun, di ba? Lahat ng kakay, ilista mo dyan. Okay? And then, hindi po basta nililista lang, okay? Hindi yan yung pinagpe-pray over mo lang, di ba? Lord, sana po mag-pay-in sila. Hindi. Di ba? Hindi magpe-pay-in yan pag hindi mo kinontak yan. I-PM mo yan isa-isa, i-message mo yan, kakausapin mo, kailan mo yan pwede i-IPP, kailan mo pwede ipakausap yan sa mentor mo. Tama? Ganun pong ginagawa sa prospect list. Nililista lang pero i-invitein po yan, okay? Next natin, okay, clean mo yung Facebook mo. Ayan, yan ang pinaka number one rule. Since we are now in the online marketing o social marketing, ang labanan po, pagandahan ng social media account, pagandahan ng TikTok content, pagandahan ng Facebook, ng Instagram, ano pa ba? Diba? Yan yung mga usual na medium kung saan doon mo makukuha yung mga DRs mo o prospect mo. So number one rule, kailangan dito malinis ang iyong Facebook account. Okay? So, ayan, kailangan, 'di ba? Yung profile picture mo yayamanin, 'di ba? Yayamanin, magpa-photo ka na sa ano para di ka mapagkamalang scammer. 'Di ba? Isipin mo nagpa-studio ka, alam mo 'yun, 'di ba? Sa studio iba, 'di ba? Talagang na-edit pa yung mukha mo doon, napapakinis ka pa, 'di ba? Alam mo 'yun, iba yung dating, tapos white background, tapos 'yun yung gagamitin mong pang-profile pic. Para ka na ngayong Diamond Elite Executive noon. Ang lakas maka top mentor noon. Kahit nagsisimula ka pa lang. So ngayon, pag nag-prospect ka, nag-add ka sa Facebook. Pag nakita yung Facebook ako, oh, wow, di ba? Power itong nag-ano sa akin, ah, nag-friend request sa akin. Ah. Mukhang ano to, ah, mukhang negosyante to. Sige, i-accept ko. O di ba? Nakaka-attract ka. Eh, pero kung ang profile picture mo, eh, yung uhugin ka pa, di ba? Yung profile picture mo, yung emo ka pa, gangster ka pa, baka ano, hindi pa nakikita yung friend request, block na agad, delete. Alam mo yung ganun, matakot yung prospect, baka sabihin is scammer ka. So kailangan mong linisin ang Facebook account mo, kailangan you have to look it professional. For you to have an idea, okay, you can check the profile picture of Mr. Shirley. Actually, last time pa to, di ba? Hindi pa to yung latest ngayon. Di ba? So may kita mo dyan, may intro.
Okay, may intro dyan eh. Pag nagtingnan mo yung Facebook account mo ngayon while you are listening, if you have another gadget. Diba? Tingnan mo dyan. Tingnan mo. Diba? Baka ang nakalagay dyan, working at Krusty Krab. O, diba? Wala pong nag-exist na Krusty Krab. Meron pa, ano, na working sa puso mo. O, diba? Ang lupit ng mga, ano, trabaho, no? Out of this world. Kailangan working at IM Worldwide Corporation. Diba? O kaya, Jade Executive. Suffer Executive or kung ano man yung halimbawa ikaw ay owner ng isang page na to, ikaw ay owner ng IM Worldwide Garcinia Cambodia in Canada, o di ba, or ganon, ikaw yung by sabihin natin by Shirley May Cibulan, o di ba, lalagay mo yun doon. Kailangan may ganon para ma-identify ng company, di ba, kung sino yung owner ng page na yon. And then, pwede mo yung ilagay yun, owner of this page. Pwede namang ganun yun. Kailangan maganda yung credential mo kasi sisilipin yan eh ng iyong prospect. Titingnan kung bago ka i-accept, talagang hihilatsahin mo na lahat ng page mo na yan. Kaya ngayon, yung mga post mo doon na mga unnecessary, eh, pwede mong i-hide or pwede mong i-delete. Yung nag-post ka pa doon ng magaling ka sa Candy Crush. Alam mo yun, yung naglalaro ka ng Clash of Clans, iba, hindi natin alam mga laro na yan, no? So, pag yun yung nilagay mo doon, possible, magduda yung mga prospect mo. Kaya pwede mo na yung i-hide ngayon pa lang, di ba? O, Mentor Precious Grace Capili, di ba? Ang ganda din ng profile picture niya. If ikaw nakarating ka sa mga travel-travel, i-post mo yan, di ba? Ipang-market mo yan. Kasi marami po mga prospect natin, pangarap lang po mag-travel. Yung travel na ginagawa mo, pangarap lang nila, nakikita nila. Ano sa tingin yung mangyari? May inspire sila. Tama? Maku-curious sila kung ano yung business mo, kung ano yung ginagawa mo, bakit pa travel-travel ka na lang ngayon. Tama? Kaya, i-ano mo yan, i-flex mo yan sa social media account mo. No? Ipakita mo yan. Okay? So, yon. And then, of course, you can also check and follow my Facebook account. No, one of our struggle talaga yung number of friends. So, forgive us, no? Forgive talaga. Diba? Okay? So, kung hindi namin kayo na-accept sa Facebook, no? Kasi also, nagbibigay din kami ng space for our prospects. Diba? Siyempre, gusto rin namin mag-crown alpha mentor. Diba? So, ayan, pwede naman kayo mag-follow. So, you can check pa rin yung mga updates and status, ano yung mga posts namin. Okay? Basta yan, ang gagawin mo, profile picture mo, cover photo mo, yung intro mo, i-edit mo yan. Dapat professional. Okay? So, that's number two. So, you can follow this top mentors, Mentor Jean Mantala, Mentor Arian Fernandez, Catherine Policarpio. Yan yung mga malulupit na top mentors ng company natin. Aside from other top mentors, like Mentor Igay, Mentor Jonathan, Mentor Patsy, diba? Mentor King and Mentor Peach. Diba? So, ayan. Sabi, follow and see first. Ano yan? Ibig sabihin ng see first, kapag ka nag-post yung mga yan, yan yung unang-una mong makikita. Mentors, hindi lang naman kami. There are a lot of top earners in the company. Yung mga billionaire circle natin, yung mga top EF natin, yung ating mga top movers. Follow nyo din sila kasi sila yung minsan mas magaling pa mag-post kesa sa amin. Tama? Basta ganito, kung sino yung gusto mong maging, i-follow mo. Diba? Kung gusto mo maging artista, mag-follow ka sa mga artista. Diba? Kung gusto mo maging top earner, i-follow mo yung mga top earner. Kasi ganun po yun. Kung sino yung fina-follow mo, doon ka papunta sa pinupuntahan niya. Tama? Okay? So next po natin, manage your Facebook. Meron tayong training by VPI ka. You can check sa ating YouTube account yung Facebook Live training po ni VPI ka. Mas advanced po yan na learnings about Facebook marketing. No? So, I will not focus on discussing that kasi pwede nyo naman siyang i-watch, okay, sa YouTube ni VPI ka. So, ito, mga top 30 earners, yan yung mga follow nyo, millionaire circle, top elite executives po ng company kasi ang gaganda ng mga content, ang gaganda ng mga caption, doon kayo magkakaroon ng idea paano yung mga marketing styles po ng ating mga top distributors. So, yan, mga sample posts, sample strategies nila, pwede kayong mamiso doon. Okay, yun yung term nila pagka ikaw ay humingi ng tip, mamiso. Okay? So, there are three online mastery in Facebook. Number one is the leads. Kailangan daw when you start in this business, marami kang leads. Ano ibig sabihin nun? Yung marami kang pagkukuhaan ng prospect. Okay? So, tandaan mo yung quantity and quality. Ano ibig sabihin ng quantity and quality? So, kung gusto mo makakuha ng mga leader type sa business mo, syempre, dapat marami kang kinakausap.
Okay? So hindi ka kasi makakapili dyan ng quality kung walang pamimilian. Tama? Kaya dapat lagi ka lang nag-post, lagi ka nag-share, lagi ka nag-prospect. Okay? So damihan mo yung Facebook friends mo. Okay? Kung ikaw nag-start pa lang ang Facebook friends mo, wala pang 1,000, nako, ang dami mo pang pwedeng i-add. Diba? Pero wag mong gawin sa loob ng isang araw. Diba? For sure, mapablock ka. At least 10 friend requests per day. Okay na yun. Tama? Okay, next natin, add new friends every day. Pero wag lang basta-basta add ka lang ng add. May nakita kang Facebook account, bigla mo lang in-add. Check mo din. Check mo yung background. Tama? Bigyan kita ng best idea dito. Kilala niyo si Mentor Kat, di ba? Ang isa sa mga pinakamayaman dito sa company. Grabe, no? 370,000 ata ang kinita niya noong month of November. Product movement pa lang yun. Income pa lang sa Unilevel, sa Residual, at saka sa ano yun, Unilevel Leadership Commission. Ngayon, si Mentor Kat, ang kanyang ka-office mate noong nagkatrabaho pa lang siya, si Mentor Crisia Venancio. Ka-office mate niya yan. Kaso, si Mentor Crisia Venancio, negative sa networking. Kaya pag nakikita niya si Ate Kat, na nakikita niya nandoon sa opisina, eh iniiwasan niya lang. Bakit? Kasi iniisip niya, re-recruiting siya, inviting siya, allergic sa networking. Ang ginawa ngayon ni Mentor Kat, binuksan yung Facebook account ni Mentor Crisia. Tinignan yung friends. Eh di ba nakikita yung mga friends? May nakita sa Jess Chua. Jessa Chua. Hindi nga alam, kapatid pala ni Mentor Crisia Venancio yun, ginamit lang niya yung middle name as her surname sa Facebook account. So, yun yung inad ni Mentor Kat, di ba? And then, nung nag-meet, nagulat siya, nakapatid pala yun ni Mentor Crisia. So, to cut the long story short, di ba? Ang direct po ni Mentor Kat is si Mentor Jessa and second level niya na si Mentor Crisia. Naka-office meet niya. Kasi nga, syempre, si Mentor Crisia, na-inspire na rin mag-join kasi kumikita na din yung kanyang ano, kapatid sa negosyo. So, kung di mo ma-recruit tong isang tao na to, pwede yung mga kakilala niya, yun yung ma-invite mo. Through what? Through adding them sa Facebook account. Tama? Okay, clear po ba tayo? So that's one of the tip that I can share you pagdating sa leads. O ayan, ito yung si Mentor Kat, ito si Mentor Crisia, pero ang DR niya si Mentor Jessa. Yung kapatid ni Mentor Crisia na nakita niya lang sa friends list ni Mentor Jessa. O, di ba? Kaya yung kaibigan mo, ayaw-ayaw pa sa'yo, teka lang, tingnan ko nga yung Facebook account mo, yung friends list mo. Pag sumali sa akin ng kapatid mo, kamag-anak mo, pinsan mo, for sure, makikita mo ulit ako. Alam mo yun, okay? So, are you guys learning? Ayan, next natin, create your own page, okay? So, itong page mo na to, ito yung pinaka magiging negosyo mo. Yan yung pinaka baby mo, aalagaan mo yan sa business, di ba? So, yung page mo na yan, dyan mo i-upload about the business, about updates sa produkto, etc. Kasi, yung Facebook natin, syempre, ayaw naman natin siya maging parang ano, maging parang newspaper na lang, di ba? Yung, alam mo yung puro ads na lang. So, gusto rin natin siya may mga personal lifestyle lang siya, puro mga success lang yung mga pinupost natin. So, doon ka babanat ng babanat sa page mo. Tama? So, kailangan may page ka, di ba? Parang sample, yung Jollibee, may sarili siyang page. Yung Meralco, may page sila. Yung government niya, may page din. Hindi naman kidirect lang nakakapag... Hindi mo naman directly nakakausap si President, pero may sarili siyang page. Di ba? So, yun, doon ka nakakuha ng updates about doon sa ginagawa ng presidente, yung page niya. Diba? So, ganun lang din sa business natin, sa company po natin. Diba? Dapat ikaw, meron ka din page wherein doon mo ina-upload lahat ng mga updates sa products mo, sa negosyo mo, etc. Okay? So, kailangan, libre lang po yan gawin mo. Okay? Then, another tip, no? Pwede ka makuha ng lead sa mga group pages. So, for example, ikaw ay taga, halimbawa, taga Pangasinan, di ba? Sa Pangasinan, for sure, mga onti-onti pa lang member dyan. Simulan mo nang gumawa ng page. I am worldwide, okay? Pangasinan, by, okay? Maria Santos, di ba? O si Maria Santos. Kailangan may pangalan mo kasi para legit talaga, okay? Tsaka yun po yung policy ng company. Hindi ka pwedeng gumawa ng page na ginagamit mo yung pangalan ng brand ng produkto natin at tsaka nung trademark ng company natin without yung pangalan mo. So, kailangan na yun yung pangalan ng page mo. So, upload ka doon. Upload ka na nagde-deliver ka. Upload ka ng ganito, ganyan. Yun na kasi talaga yung hinahanap ng mga tao ngayon. Pansinin mo, for example, may nakita kang masarap na food. O, isan mo in-order dyan? Ah, sa ganito, anong page? Di ba yun agad yung tinatanong ng tao? So, kailangan may page ka. No? Kasi yun yung ano, yun yung ipopromote ng mga tao na nagpe-purchase ng product dun sa page mo. Ito yung page mo, dito ka mag-PM. Yan. Na, yan, ano yan, yan yung nagkasi sa akin, etc. Tama?
So join ka ng mga public group, join ka, gawa ka ng page, tapos join ka sa mga group page, di ba? So yung mga group page, halimbawa sa lugar mo, for example, sa Canada, OFW sa Canada, OFW sa USA, buy and sell sa ganito, join ka dyan, and then once in a while, you can upload photos ng products natin doon, then you can get leads pagdating doon. Tama? So meron pa nga bago ngayon, yung TikTok, di ba? Pag-upload ka ng video, di ba? Ginagawa na ng mga members natin yan, yung tumuturo-turo lang, di ba? Yung nope. Yes, mga ganun-ganun lang, di ba? Pero may mga inquiry, how, di ba? So pwede build, pwede ka rin makakuha doon kung may lakas ka ng loob, di ba? Okay, syempre, sa ngala ng paglaki ng network, bakit hindi pa natin itap lahat yan, di ba? So yun, ano pa? Saka pa makakuha ng leads, di ba? Syempre, makakakuha ka ng leads kapag lagi kang kumukonnect. Ayan. Ano may kumukonnect? For example, merong organization sa lugar ninyo. Okay, samahan ng mga plantito at plantita, 'di ba? Yung mga plantatay at plantnanay, 'di ba? So ako dati wala naman akong hilig sa mga ganyan, sa mga plants, 'di ba? Nag-join ako sa group. Sabi ko nga, try ko nga isang halaman lang. Yung isang halaman naging gumbat na yung office ko, 'di ba? Okay. So pero doon po ako nakakuha ng connections, 'di ba? Sabi ko, grabe, dati sa condo namin, wala akong masyadong kilala. Ngayon pag bumaba ko, uy, nakasalubong ko na, 'di ba? Mga hindi lang IM Roadway yung mga kilala ko, pati yung mga neighbors ko namin, which now, part na ng organization ko. So, pwedeng ganun. Always connect. Kung ikaw, mahilig kang mag-Zumba. Diba? O, join ka sa mga Zumba, tapos habang Zumba ka, diba may break time yan, ilalabas mo nga yung box ng person niya. Siyempre, titingin sila. Diba? Tapos, templahin mo. Yung gamitin mong baso, yung babasagin. Tapos, gamitin mong pang-steer, yung ano din, tawag dito, yung babasagin din para maingi talaga. Para talagang lilingon sila pag naghalo ka ng garcinya. Tapos, magtataka ngayon, yung mga kasama mo, nag-zumba. Alvin, sis, ano ba yung iniinom mo yan? Ito yung magandang product na nagpapapaya. Masarap to, gusto mo tikman. Diba? Ano yan, check mo yung timbang mo bukas pag nag-boss ka. Alam mo yung ganun, di ba? So dun pa lang, nakakuha ka na ng leads, di ba? Dapat maging palasalika, di ba? Palasalika sa mga organization sa inyo, community sa inyo, kasi dyan ka makakuha ng bagong network. Tama po ba? So, ayan, maging palakaibigan ka. Okay, yun yung kailangan. Kung dati, don't talk to stranger ngayon, talk to strangers na. Tama? Pero syempre, careful pa din, di ba? Okay, next natin. Talk about them. People always want themselves to be the topic. So, ibig sabihin, pag nakikipagkilala ka, kamustahin mo lang. Minsan kahit doon sa bill, magbabayad ka ng bills, may pila, nasa grocery ka, kamustahin mo, ngitian mo, Merry Christmas, di ba? Ang dami nyo naman kinuha ngayon, pang Noche Buena na ba yan, di ba? Snacks lang namin, di ba? Marami pala sila sa pamilya, o di isang angkan na agad yon, di ba? Ang galing naman, anong pinagkakabalahan mo, di ba? Blah, 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 etc. Ganto, ganyan. So, about them, then, definitely, pag puro tanong sa kanila, next time, tatanungin ka din yun, ikaw anong ginagawa mo? O, diba? Nasa IM Roadway na. Hindi mo ba narinig yun? Partner namin dun si Manny Pacquiao, si Yorme, si Heart Evangelista. Maganda yung product namin. May billboards nga kami. Yung billboard sa EDSA. Ganyan, ganyan. So, pwede nyan mo ng ad sa Facebook, etc. No? Halimbawa, nasa restaurant ka, di ba? Alam mo yun, pwede kang maging, pwede kang makuha ng prospect dun eh. Meron nga kaming isang leader, marami kaming leaders sa Kuwait. Yung mga DRs nila, mga kababayan lang nila nakakasabay sa bus. Alam mo yung pag sumakay sa, imbis na meron kang kaming isang leader dun, shout out to Mentor Mayhan, may kotse yun, di ba? Yayamanin na yun dun eh, may mga business din yun dun sa Kuwait eh. Di ba? Pero, imbis na mag-drive siya, nagpa-bus siya. Bakit? Kasi doon niya nakakasabay yung mga kababayan natin. So, doon niya nabibigyan ng flyers, nabibigyan niya ng calling card, nakausap niya. Tapos ang malupit, Jade ang sinasabi. Diba? Ang daling mag-market, lalo na sa abroad, kasi wala namang Pilipino doon tambay. Lahat doon may trabaho, tama ba? So, ang nangyari dyan, pagka halimbawa, nandun sila, kamusala, kababayan, ilang taon ka na dito, may business ka na ba sa Pilipinas, wala pa, tama-tama, alukin kita ng negosyo para anytime pag nagkaroon tayo ng problema sa work natin, pwede tayo mag-for good sa Pinas. Ano ba yan? Invite mo na sa office, diba? Kung may opisina sa inyo, or kaya kausapin mo na sa isang restaurant, presentan mo na, diba? Kung di mo pa kaya, set up ka ng Zoom ng presentation sa mentor mo. So, ganun lang yung mga pwede mong gawin. Diba, pwede mong gawin para makapag-share ng opportunity natin. In short, wala kang pinipili,
tao at wala kang pinipiling lugar pagdating sa pagpo-prospect. Ang pinakabawal lang ng lugar na mag-i-invite ka, alam mo kung saan? Okay? Pag lalaki, ito lang ang bawal. Sa babae, wala. Sa CR. O, di ba? Kasi pag doon ka nag-alok, di ba? Kasabay mo, umihi, tinignan mo, di ba? Sinabi mo, gusto mo ba ng extra income? Apatay, bugbog ka doon. Okay, yun lang yung lugar na bawal ka mag-prospect. Pero anywhere, you can prospect. You can, pwede kang mag-market, di ba? Alam mo yun, meron kami dito, yung taxi driver, di ba, na naalukan niya ng business. Alam mo yun, yung Grab driver, yung Lalamove writer. Anyone is a prospect. Lahat naman ng tao gusto maging healthy. Lahat ng tao gusto maabot ang pangarap nila. So better, why not, i-alok mo yung opportunity na meron ka ngayon, lalo na kung part ka na ng negosyo. Tama ba? So, ayan, sample din ng pagmamarket natin. You can post sa Instagram and Facebook. Yung pag nag-post ka sa Instagram, diretso na sa Facebook account. Tama? So, ito one of my cousin na nag-member. Pagkasali, nag-post sa Instagram, diretso sa Facebook. Pero alam mo kung saan nag-PM yung kanyang client? Sa Instagram. Marami tayong mga friends na hindi po gumagamit ng Facebook. Instagram sila. Diba? So, doon nag-inquire, doon nag-PM, ito yung PM sa kanya, Instagram yan. Diba? Paano mag-order sa IAM? Diba? Location nyo po, tapos sininda agad yung order form. Tapos ang malupit doon, diba? Nag-order 10 barley, 5 choco, 5 garcinia. Imagine mo magkano agad income dyan. Diba? Ang actually, ginawa niya, kinonvert niya na lang sa package yan, kaya member na natin yan ngayon. Diba? Pero imagine mo, isang post pa lang, kakasali pa lang, magkano na agad yung kinita? Diba? Ang laki, almost half na ng pinuhunan niya, bawi na sa selling pa lang ng produkto. So, huwag mong ikakahiya ang ating products, huwag mong ikakahiya ang ating opportunity. Kung ikaw nga, nagpo-post ka ng mukha mo sa Facebook almost everyday, hindi ka nahihiya, diba? Ito pa kayang opportunity na makakatulong sa ibang tao. Tama? Mas lalo mo itong i-market. Pangalawa, na mastery pagdating sa Facebook, kailangan magaling kang magpa-clearness. People will not ask you if they already know kung ano yung ginagawa mo. Tama? So people will just ask you if nakuyuryo sila, if may tanong sila. So your goal, di ba, bilang isang marketer, is kailangan ma-curious mo yung iyong audience. Di ba? So paano ma-curious? For example, nag-post ka sa Facebook, nilagay mo lahat ng minerals, nutrients ng barley, eh, maboring lang yung kausap mo dun. Di ba? Why not mag-post ka ng something na ma-curious sila? Di ba? For example, sino dito ang may kakilalang may sakit sa bato, or sabi natin sino dito nahihirapan sa bowel movement, 'di ba? Meron ako magandang product para diyan. 'Di ba? Biglang magugulat ka, may PPM sa'yo. Ano yung product na 'yon? Oh, ito na, iaalok mo na 'yung i-share mo na ngayon yung mga photos, testimonials, tama, yung product natin, if you can give sampler, mas maganda. Then eventually pag nagustuhan nila, they will join. Ang tawag doon, curiosity. Tama? So paano ba mag-post mentor, 'di ba? Ang post mo, 'di ba? Mga sample lang pwede mong i-post. For example, leadership. Your example, you're attending training right now. You can take a screenshot of a training, then post mo sa Facebook mo, learned new things tonight. Ang dami ko natutunan from my millionaire mentor. Alam mo 'yun, from millionaire mentorship. 'Di ba? Mga ganun mga views. Ano kaya yung mga millionaire mentorship na ina-attendan nitong friend ko? Payaman ng payaman na 'to, ah, 'di ba? Yung lifestyle mo. Diba? For example, nasa isang restaurant ka, may business meeting ka, alam mo yun, yung drinks mo, picturean mo, hindi yun pang-iinggit, diba? Pinupost mo yun kasi, alam mo yun, you own your time. And at the same time, you are able to kumbaga, nakakain sa mga place na yun na before hindi mo naman nagagawa. Diba? Nung regular employee ka lang or regular na nagtatrabaho ka pa lang. Tama? Yung business natin, of course, yung progress ng negosyo, kung may mga pa-quotes ka dyan, diba? Pwede mong i-post, diba? Family, etc. Diba? So, yun yung mga possible na pwede mong i-post pang-curious sa mga friends mo. Tama? So, show them a positive change in your life. So, pakita mo sa social media mo, sa Facebook mo, na itong dating kilala nyong tambay, eh hindi na tambay ngayon. Tama? Itong kilala nyong dating OFW lang, eh OFM na pala ngayon. O versus Filipino millionaire. Post mo dun yung mga picture mo. Diba? Ginastosan ng mentor mo yan. Magkano pagawa ng poster? Ako po, 200 per poster. Imaginin mo. Tapos hindi mo ipopost sa Facebook mo. I-post mo. I-cover photo mo pa. I-profile picture mo yan. Tama? Alam mo yan, pag nag-post ka, halimbawa, grabe oh.
Diba, imagine mo, nasa abroad ka, kumita ka ng kalahating million, kumita ka ng 6 digits, i-post mo yan, pang-market mo yan para ma-curious yung friends mo. Grabe, eto, kilala ko to eh. Nangungutang lang to sa akin dati eh. Diba? Pero dapat bayaran mo muna utang mo kasi ang hirap mag-flex ng feeling blessed tapos siningil ka na may utang sa'yo. Diba? Sabi nga nila, panis ang feeling blessed mo pag siningil kita ng utang mo. Diba? So make sure magbayad na lahat ng utang mo bago ka mag-post. Diba? So pero kung ang utang mo sa banko, okay lang yan. Diba? Walang Facebook ang BDO, ang China Bank. Diba? Alam mo yun? So post ka, diba? Pakita mo sa mga kilala mo na talagang ang ganda yung positive change sa'yo. Dati ang mga pinupost mo puro kalokohan, 'di ba, mga basketball. Ngayon ang pinupost mo about leadership training, yung nakipag-meeting ka sa ganitong tao, yung nag-coffee meeting ka sa ganitong tao, yun yung i-flex mo, positive change para ma-inspire mo yung uy, nagbabagong buhay na yung barkada natin. Dati kasabay lang natin uminom yun. Ngayon, 'di ba, ang mga ka-meeting na mga milyonaryo na, 'di ba? So attract them and make them curious. Okay? If you're if nagma-market ka abroad, syempre you have to check the time zone. Baka mamaya market ka ng market, ang marketing mo alas 12 ng tanghali, madaling araw pala sa kanila 'yon. So tulog na sila. Tama, kailangan sasabayan mo din. 'Di ba? Sasabayan mo din yung kanilang gising. Kagaya sa amin, we have team in US and Canada, ang gabi sa kanila umaga sa atin. So early in the morning, dapat gising na, hindi pwedeng tanghali gumising para makausap mo pa sila, makamusta mo pa sila, alam mo yung makapag-planning pa kayo about sa business natin. Tama? So the peak time to market, ito in no particular time zone, di ba? But definitely 9 to 10 a.m. kasi office break nila yan. 12 to 1 p.m. yun yung lunch time nila. 3 p.m. break time. 7 to 9 yun yung rest time nila. Yun yung time na makakapag-phone sila. Mahawakan nila yung phone nila. So yun yung magandang time na mag-upload ka ng mga pang-post mo. So abangan mo lang. Pag 9, 12, 3, 7. Tatandaan mo lang yung oras na yan. 9 a.m. dapat mag-post ako. 12 noon dapat mag-post ako. 3 p.m. dapat may post ako. 7 may post ako. Pwedeng iba-iba. Sample, 9 a.m. motivational quote. Diba? May pa-quotes ka. 12 o'clock. Meron kang product movement na pinopost. 3 p.m. may opportunity kang pinopost. Meron kang kumbaga lifestyle na pinopost. And then alas 7 naman, yun naman yung opportunity. So, depende sa'yo kung ano yung strategy mo. Diba? Basta don't forget na sa negosyo na to, dapat mag-ingay ka. Hindi pwedeng tahimik ka. Diba? Walang mag-i-inquire sa'yo kapag tahimik ka. Tandaan mo yan, ang Joy Liquid Dishwashing. Alam ko, bata pa lang ako, 90s pa lang, diba? If I'm not mistaken, nagpo-post, nagpo-commercial na yan. Alam mo yung matanda na, 26 na ako ngayon, may anak na ako, nakita ko pa rin yung commercial, yung Coca-Cola. Diba? 90s pa lang yan. Nagko-commercial na yan. Up until now, nagko-commercial. Kung nag-create sila ng consistent na ingay para yung branding nila tumatak sa mga ano nila, sa kanilang audience. So parang ganun, yung audience mo, yung mga kakilala mo, hindi pa nagme-member sa'yo. Tama? So para tumatak sa utak nila na pag Barley, ikaw yung hanapin nila, dapat nagpo-post ka. Diba? Kaya ang dahilan kung bakit hindi nag-i-inquire sa'yo or hindi nagpipiin sa'yo yung mga kakilala mo. Kasi hindi naman ikaw nagpo-post. Kaya akala nila, diba, hindi ka naman member ng IM. Doon na lang sila sa iba nag-join. Ngayon, kung ayaw mo mag-post, uso na ang tinatawag natin na story. Okay? Marami din nag-i-inquire doon. Alam niyo story? Diba? Pakitype nga po FB story. Okay, yung FB story, marami din ang nag-PPM dyan. Actually, dyan ka magugulat eh. Yung post mo sa Facebook at post mo sa story, same lang. Ang like mo sa Facebook 8, magugulat ka dun sa story, 300 ang nag-view. Ano ibig sabihin nun? Yun yung isang rason na masasabi natin na marami ang hindi nagla-like sa'yo, pero marami ang nanonood sa'yo. So just keep doing what you are doing. Diba? Kasi darating yung time, no, magsisisali din yan sa'yo. Mag-PPM figure sa'yo. Tama? Kaya keep on sharing and posting kung ano man yung meron ka sa business kasi marami ang nanonood sa'yo. Tama? Kailangan mo mag-ingay. Okay? So ngayon, pangatlo, okay, yung tinatawag nating content. Okay? Content, ibig sabihin yung laman ng post mo. Okay? So ano ba yung mga pwede mong i-content sa mga post mo sa TikTok, saan ba? Sa Facebook, di ba? Inspirational. Alam mo ang tao, they want to, sometimes aside from they want to be entertained, they want to be inspired.
Tama? So if you have something words of wisdom or meron ka na sa isip mo na gusto mong i-share, 'di ba, na inspirational, huwag kang mahiyang mag-live. 'Di ba? Huwag kang mahiyang mag-story, mag-video. Bakit? Kasi baka meron ka diyang isang tao na ma-inspire. Tama? Alam mo 'yan kahit hindi ka pa sobrang sobrang resultado, pero yung content mo, yung mga natututunan mo sa training, sa mga mentoring, sinishare mo lang doon, realization mo, etc. Alam mo, meron at meron kang natatap. Yung sasabihin nila, alam mo, na-inspire ako sa'yo, fina-follow kita, etc. Diba? Ipon lang ako ng pang-joy. Tama? Ano pa? Share your activities, yung mga ginagawa mo activities, diba? Yung mga activities ng team ninyo, yung mga events ninyo, share mo lang. Diba? Marami din ang na-curious dyan. Parang yung sa amin, may activity kami, di ba, na may ano kami, raffle ng mga gadgets. Ang dami nag-PM sa akin, kasi sabi ko, wala na po, cut off na. Di ba, marami palang gustong sumali sa mga ganon. Di ba, so at least nagkakaroon kami ng ano ulit ng algorithm ni Facebook para siya ay, alam mo yun, makita ulit yung mga post ko at pwede ulit ma-market. May way ulit para mag-usap kami. Tama? So, share your insight on a trending topic and connect it with our business. Okay, share your insight on a trending topic and connect it with our business. Ano ba yung trending ngayon? Ako masyadong in eh. Di ba? So, hindi natin alam kung ano yung trending ngayon, but if there is a trending topic, di ba? Pwede mong i-connect sa business yun. Di ba? Ayan. So, ganun siya kasimple para makapag-engage ka. Di ba? Facebook Live, maganda, gawin mo din to. For example, pumunta ka ng office, nag-unbox ka ng product, nagpapaship ka ng product, i-live mo. Diba? Kasi dyan po maraming yumaman na din eh. Alam mo yung mga nag-online selling lang, diba? Si Madam Inuts nga eh, diba? Grabe. Diba? Ang daming followers, ang daming opportunities na nabuksan sa kanya. Kaka-Facebook Live niya lang yun. Oh. Diba? Ikaw, hindi ka naman magbebenta ng mga damit eh. Ang iaalok mo opportunity. So, kailangan huwag ka din mahiya kasi dun ka din pwede maka-engage. Okay? Share testimonials or success major breakthrough sa buhay mo. Okay, may nahit kang incentive, may nahit kang rank, may nabili kang isang gadget, nakabili ka ng relo. Alam mo, kahit relo lang yan, maraming tao pangarap makapagpalit ng relo. As ikaw nakapagpalit ka ng relo, alam mo, yung post mo yun kasi marami kang may inspire. Basta ang total lang nasa isip mo lagi, when you do posting, it's not to brag but to inspire. Kung mayabangan sila sa'yo, it's not your problem anymore. Do you agree? Tama? So ngayon, pag ikaw ay nag-market, you have to focus on the hot market. Meron tayong tinatawag na warm market and cold market. But when you are starting the business, focus ka muna sa tinatawag na hot market. Ano yung hot market, mentor? Yung mga tao na hindi makakanoo sa'yo. At yung mga tao na open for opportunities. Diba? Yung pang inalokan mo ng opportunity, sige, go ako dyan. Tama? People who are very liquid. Ibig sabihin nung pagdating sa finances nila, liquid sila. Alam mo yung pagpinresentan mo, kukuha lang dun sa kama ng ano, bubuksan lang yung kama, tsaka baon, eto na cash, sige, join kami gold, join kami jade. Diba? Yan yung mga unang-unang magandang itap mo sa business. Ang daming ganyan. Tama? Sa mga probinsya, diba? Madaming ganyan. Yung iba nga, nai-scam lang eh. O imbis na ma-scam sila, dito na lang sa company natin, legit na legit, may kapalit ang kanilang pinuhunan. Tama? Okay, ano pa? Yung man. Okay? Hot market is yung man. May money, may authority na, may needs pa. Perfect. Diba? Invitein mo na kung meron kang kakilalang ganyan. Okay? Yung mga hot market mo. Yan yung unang-unang kong kita. One of our member from Canada, 3 days lang naka-just for you na. Bakit? Kasi inuna niya yung hot market niya. Tama? Yung mga mahirap pasalihin, yun yung sinunod niya. Pero nagulat siya, yung mga mahirap pasalihin, sumali din. Tama? So yan ang una mong itatap sa business. So ang gawin mo, mga mentors, okay, listeners, participants in this live training, no, maximize mo yung online. Bakit? Kasi sabi nga ni Bill Gates, no, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Hindi pwede na, yes, there is offline. Nagkakaroon tayo ng offline, I agree. Diba? Pero dalhin mo pa rin ang gadget mo, may internet ka pa din, kasi maximize mo yung online, mas marami kang nakakausap dyan. Mas yung time mo, mas marami ka din nakakausap. Tama? So set a meeting, okay? Kapag halimbawa nakapag invite ka na, set mo ng meeting via Zoom. Tama? Yan yung talagang ginagamit natin, yung mga trainings natin, mentorings natin. I think lahat talaga yan via Zoom siya. So set ka ng meeting, what else? 'Di ba? Yung YouTube, 'di ba? Yan, yung iba ginagawa. Pag may invite, 'di ba, ang ginagawa, sinesenda ng YouTube link, pwede rin 'yun. Tama?
Okay? Tapos after nyo mapanood, babalikan ka na lang niya, magpe-PE na siya or may tanong na lang siya, then magpe-PE na siya. What else? Presentation link, di ba? Yan sa YouTube natin. Then scheduled yung mga companies and team IBP. So everyday may mga IBPs tayo per team, di ba? So for example, under ka ng Blast, ang IBP ng Blast every 9 a.m. 10 a.m. Philippine time. O di ba maghahakot ka na lang, may mga galing na speaker na. O tapos may 4 p.m. pa sa company, Monday, Wednesday, Saturday, Tuesday, Thursday, Friday, meron din IBP, and Sunday, meron din IBP yung team naman namin if you're part of Team Focus. So maximize mo yung mga ganyan. And also, aside from the schedule, pwede ka rin naman pa one-on-one sa mentor mo eh. Sabi mo lang, mens, may invite ako. Hindi pa ako ganun ka-confident mag-present. Pwede bang ikaw? Actually, nire-recommend ko to. Kung yung iyong prospect ay kakilalo mo, yung ka-close mo talaga, maganda, ibang tao magpe-present. Kasi minsan, pagka alam mo yung ka-close mo yung invite mo, minsan di ka naman pinaniniwalaan, tinatawanan ka lang. Yung nagpe-present ka pero ngumingisip. Tama? So better, ang ipapakilala mo dyan na magpe-present ng negosyo is yung hindi niya kakilala para walang too much familiarity. Okay? Do you agree? Ayan. So ganun po ang gawin natin pag tulong-tulungan natin i-maximize yung online. Okay? And another way of inviting po. Okay? Ito po, pagdating sa pag-invite, you can use form. Diba? Pagka nag-3-fit rule ka, ano ba yung sabihin ng 3-fit rule? 3-fit from you is your prospect. Okay? Pinaka-effective dyan, dapat lagi pong may data ang iyong cellphone. Ibig sabihin nun, pagka nakita mo, i-add mo agad sa Facebook, tapos pa-accept ka. Okay? Kasi pag friend na kayo, definitely lahat ng mga post mo, makikita na nila. Then you can also write them sa yung ano, sa yung notebook. Itong tao na to, na-add ko sa Facebook, na-accept na ako. So ngayon, ang gagawin ko, pwede ako mag-like-like sa mga post niya. Para pag nag-post ako, makikita niya. Tama? So pag wala kasi kayong interaction sa social media, lahat ng mga post nito, magugulat ka, hindi mo nakikita. Kasi wala kang interaction. So kailangan meron kayong interaction, yung tinatawag na algorithm sa Facebook. Kailangan meron kayong transaction sa Messenger or sa ganyan para mag-a-appear pa din lahat ng mga uploads niya at uploads mo sa isa't isa. So ganun po yung gagawin. Lagi may mobile data, lagi may phone, tapos may data yon para pagka may nakilala ka, add mo agad sa Facebook. Diba? Ako nung nagkasahaping kami ng team namin, lahat ng mga ahente, in-add ko sa Facebook. Tama? Para pag na-accept ako, makikita nila lahat ng post ko. Pag nagka-interest mag-IA, pwede mag-inquire sa akin. Tama? Meron na po ako isang manager, di ba, na DR, no? Na ano lang, nakita lang sa Facebook, in-add ko siya sa Facebook, then eventually, napa-follow up about sa kotse, tapos biglang, ang ganda ng IM, di ba? Siya na nag-inquire, ano po ba sir meron? O, dita tayo. After nga magkita, kinabukasan, diretso sa office, nag-on the spot. Tama? So yung simpleng ganong marketing, malaking tulong din po. Tama? Meron ka din matutulog, meron ka din mamamarket. So prospect as you go, yun po ibig sabihin nun. Diba? Kasi hindi mo alam kung saan yung alas mo eh. Hindi mo alam kung sino yung leader mo eh. Alas po, yun yung tawag natin sa mga ano, mga malulupit, mga leader type. No? Yung mga talagang hahataw sa negosyo. Diba? Kasi hindi lahat din naman lahat umahataw sa business. Diba? Product user lang, iba inviter lang, iba participants lang. Diba? So, ito, walang tatak eh. Wala naman nakalagay sa noon na letter A. O, ito, letter A to, ito, inviting mo. Hindi eh. Hindi mo alam kung sino dyan yung hataw. Hindi. Better ang gawin mo, inviting mo na lang. Tama? So, marami na tayo dito. Ito ngang si mentor Julius, diba? Top earner po ng overall sa company sa YEP. Nagdi-deliver lang ng laing sa office, di ba? Nautusan lang ng nanay na mag-deliver ng laing, di ba? Pero ngayon, top earner, di ba? Meron dito na invite lang sa Christmas party. Si mentor John Ezekiel, isa rin sa mga top YEP natin na ating pinakabatang car-achiever. 17 years old. Grabe, no? Pakitype nga, 17 years old. May sariling sasakyan. Imagine mo, Honda City, napauwi ang nanay at tatay na nag-a-abroad. Naka-condominium. Grabe ang lifestyle. At the age of 17. Grabe, no? So siya, alam mo, hindi naman yun, ani. Hindi naman pinapansin yun, eh. Na-invite lang sa Christmas party. Diba? Ang habol nun, swimming, pagkain. Tapos, dahil nga umakin ng IPP, na-expose sa company, na-inspire, ginawa yung negosyo. O din ngayon, grabe, onti na lang, piso na lang, milyonaryo na. Diba? So, hindi mo alam. Baka mamaya hanap-hanap ka ng leader, kasama mo lang pala sa bahay ang leader mo. Tama ba? For example, one of my core leaders, my brother, Mark Santos, diba? Kapatid ko po yun.
Di ba? Isipin mo, isa po sa mga nagpalaki ng network yun, isa po sa mga nagpa-diamond sa akin, kapatid ko lang pala. Eh kung hindi ko in-invite, di ba? O baka hindi po ako mag-diamond ngayon. Tama? So, keep on inviting. Huwag kang mamimili. Okay? So, ganun po siya kasimple. Next po natin. Ayan, business approach. Ayan, yung mga sample post mo. Di ba? Mga sample post mo, yan yung mga business approach. For example, ayan, yung ating mga billboards, mga ganyan. Mga tarpaulin mo, mga ads mo, i-gastosan mo. I think cementer van, gumastosan 200 to 300,000. Hindi ko lang sure yung amount. Buong Naga yan, may mga ads yan. May mga ano, may gumastos yan ng billboard. Contact number niya yan. Umulan ng DR sa kanya. O diba? Grabe, sobrang lupit yan. Tatlo ang brand new car na nakuha niyan. Free Wheels Part 1, fully paid Honda City. O diba? Almost 1 million na halaga nun. Tapos meron siyang Montero Sport, 2 million ang halaga nun. Tapos 1 million, isipin mo yun. Tapos may 4 million pa sa e-wallet. Diba? So, huwag kang matatakot mamuhunan. Diba? O, huwag kang matatakot mamuhunan. O, diba? For example, marami kayong mga kakilala dyan. O, di, magkano lang naman magpasara ng isang seminar room ng ano, coffee shop or ng isang seminar room ng Jollibee para lahat na ng mga invite mo dyan pag dumating ang mentor mo, makausap. Diba? So, investment din po yun. Okay? Consumer approach. Yan, ito naman yung products. So kung may kakilala ka may sakit or may kakilala ka narinig na may sakit, di ba? Alam mo yung dali-dali ka na mag-alok ng produkto natin. Huwag mo nang ikahiya. Di ba? For example, meron kang kakilala, talagang gusto magpapaya, hirap magpapaya, edi introduce mo na yung barley. Ang barley tsaka garcinia, may slimming toxin remover ang barley, magpapatitok sa'yo, tasabay mo ng garcinia. Maganda mag-alok mo lang. Di ba? Wala namang masama pag mag-alok. Diba? Pag nag-effect sa kanya, magpasalamat pa sa'yo yan, magulat ka, mag-join pa sa'yo yan. Tama? So, what else? Third-party approach. Ito naman yung, halimbawa, yung tita mo, hindi mo ma-invite, nahihiya ka. Diba? So, pwede mo sabihin, tita, pwede po ba na ano, magpasama pa rin, pasama approach. Diba? Pwede po ba magpasama kasi meron akong isang gustong pasukang business pero alam ko kayo po yung magaling pagdating sa pagnenegosyo. Pwede po ba na pakinggan nyo yung presentation? Diba, magulat ka, yung tita mo pa mag-join sa'yo. Diba? Okay, tapos meron naman third party, kaibigan mo. Diba, bro, baka may kakilala ka naghahanap ng extra income or may kakilala ka naghahanap ng racket. Diba, refer mo naman sa akin, kailangan namin ng online marketer. Pwede kumita 10 to 15,000 a month on the side lang. Diba? O syempre, kung siya, gipit, diba, bakit naman ako maghahanap pa ng ibang tao? Pwede naman ako, pwede pa ako dyan. Diba? Sabihin mo, huwag ka. Diba? Bakit? Kasi may isang oras sa seminar yun. Wala kang tsagado. Pero yung 10 to 15,000, pwedeng kumita ng 20,000 at may libre pang gadgets. Diba? Sasabihin ng kaibigan mo, sige na ako na lang, invite mo ako. Huwag ka. Diba? Kasi, ano yun eh, may puhunan din yun eh. Diba? Baka mamaya ayaw mo na may ilalabas sa puhunan. Pero pwede ka kumita ng 100,000 magka-conche. O diba? Sige na ako na, huwag ka na mag-wag ka. Baka umayaw na yun. So, ang point third party approach. Yung baka may kakilala ka, di ba? Pero yun talagang siya, yung tina-target mo. Tama? Uy, baka may kakilala kung gusto magpa-slim. Pero parang pangit naman yun, tama? Di ba? Parang awkward naman yun, tapos gusto talaga magpa-slim na kausap mo. Diretsahin mo na lang. Baka gusto mo sis magpapayat, di ba? Meron akong product para makatulong sa'yo. Huwag na yung baka may kakilala ka, di ba? Kasi parang nang-insulto naman yun. So, case-to-case basis, okay? Are you learning? Diba? Malapit na tayong matapos. Comment down yung mga pangalan ng mga downlinks yung gusto matutong mag-invite at prospect. Okay? Panganim, home party. Ito po ginagawa usually sa mga province. Ginagawa po to usually sa yung gusto mo ma-maximize yung oras. Tama? Yung mga kakilala mo, gusto mo ng presentan. Pero make sure mo naman na comfortable. Yung home party na hindi naman para naging ano, meeting the advance na. Okay? Huwag naman yung ganon. Kailangan yung home party na comfortable pa rin sila, maayos sila nakaupo, napakita nila yung screen, nakikita nila yung presentation. So, at least, isang bagsakan na lang, isang presentation na lang. So, pwede ka dyan mag-invite ng mentor to visit your place para mag-discuss doon. Pero, syempre, take note, di ba? As you invite your guest, as you invite a visitor, syempre, kailangan paghandaan mo din. No? Dapat ready ang parking ng mentor mo. Dapat may pa-food dyan. Dapat may pa-aircon dyan, di ba? Hindi, basta, i-ready mo na. Di ba? Kasi, ano yan eh? Kumbaga, kinuha mo yung oras ng mentor mo eh. Diba? Kailangan, pakita mo siya as you are grateful na nagbigay siya ng oras sa'yo kasi pwede namang hindi. Pwede naman din na puntahan eh.
Hello, usan na Zoom ngayon, i-Zoom na lang natin, pero bakit pinuntahan pa ng mentor mo? Nag-aksaya pa siya ng gas, nag-toll pa siya. Tama? So kailangan, bigay mo din yung part mo. Diba? Okay? So ganun po yan. Kami po, pa nag-i-invite po ng mga top mentor, talagang ano yan, VIP yan. Diba? Alam mo yun, kasi syempre, pinapakita namin sa mga prospect namin, this is how you treat a mentor. Para pag ikaw din, naging mentor ka na, ganun din yung experience mo sa'yo. Diba? Tandaan mo, ang mentor mo, nire-respeto mo yan. Ginagalang mo yan. Bakit? Kasi ikaw, magiging mentor ka din. Diba? Hindi yan basta utusan lang. Mentor mo yan. Tandaan mo, extra effort na yung ginagawa niya sa'yo. Kaya kailangan i-value mo yan. Tama? So, ganun po siya kasimple. Okay po ba tayo doon? That's the I am worldwide culture. Wala kayong magagawa. Okay? Next po natin, boosting. You can get prospect through boosting. Ito po yung mga ads na tinatawag po natin, wherein yung mga sponsored ads na nakikita nyo. But right now, I heard some of the people in the company na medyo struggle pagdating dyan. Pero marami din naman na talagang nagtatrive pagdating dyan sa pag-ads, diba? So, try mo lang. Wala namang mawawala. Diba? And iba-iba naman tayo ng ano, iba-iba naman tayo ng experience pagdating diyan. May iba nag-ads walang nag-inquire, pero naman ng iba nag-ads may nag-inquire. So kumbaga, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Diba? Ganun lang siya kasimple. So eto, mas marami kang makukuha ng DRs. Actually, marami kong DRs nakuha diyan. Tama? Sa ads na yan, sa mga boosting na yan, yung mga member, mga abroad na direct ko, hindi ko naman kilala. Diyan ko nakuha. Okay? Consumer approach, yung pinabanggit kanina, yung alok mo produkto, eventually pag nagustuhan yung product, pwede nang i-alok yung opportunity na din. So wala nang kahirap-hirap yun kasi nga, okay na siya pagdating sa products. Next, yung mga tarpaulin stickers, invest ka dyan. Yung ating flyers, invest ka dyan. Kasi alam mo yun, marami pwede ma-curious, marami, lalo na ngayon, sobrang lupit ng IM Worldwide, kabi-kabilaan ng mga advertisement, tapos na napapalabas pa sa ABS-CBN, yung mga produkto natin, etc., mga ambassadors natin, i-maximize mo. Diba, if you have, if you know some place na, halimbawa store, gym, pwede ka maglagay ng maliit na flyers doon, lagay mo yung contact number mo doon, yung pick one, diba, kung walang sila. Diba? Alam mo yung gano'n, mas okay yun, yung sila kukuha kaysa yung bibigay mong gano'n yung flyers tapos lulukutin lang sa harap mo. Maganda yung may isang place na may mga boxes of products tapos hindi man sila bumili on the spot, kuha mo na silang flyers para PPM na lang nila yung nagbebenta doon kung may ready cash na sila. Diba? Sample, tarpaulin sa tapat ng bahay nyo, maglagay ka ng tarpaulin doon, nandun yung contact number mo para malaman nila na ikaw ay part ng IM Worldwide, para hindi masakit na pag sumali pa sila sa iba. Eh, iba na yun. Kapitbahay mo, nasa tapat lang ng bahay mo, nandun yung tarpaulin, I am worldwide, pangalan mo, contact number mo, tapos magulat ka, nag-join sa iba. Okay? So, ganun po yan. Next natin, inquire and add them on Facebook. Ito, yung inquire and add them on Facebook, ginawa ko na rin to before, yung may mga, halimbawa, nagtitingin-tingin ako ng house and lot, titingin ako ng condominium. So, may mga ahente yan, ina-add ko sa Facebook. Diba? So, ano lang yan, give and take, diba? Pag halimbawa nag-join sila sa ano natin, sa business natin, 'di ba? Alam mo 'yon, yung possible magkaroon sila ng maraming prospect, 'di ba? Meron akong isang nasa insurance siya, 'di ba? Yung nag-join siya sa akin, 'di ba? So marami din ako na-refer sa kanya na gusto din kumuha, 'di ba? So parang ganun give and take, 'di ba? Pero 'wag naman yung point na pagka halimbawa sasali lang kasi para lang makuha ng prospect, dapat gusto rin nila talagang sumali. Gagawin din nila yung I am worldwide on the side. Diba? So, inquire and add them on Facebook. Okay? Third party approach, home party boosting. Ayan. Tandaan mo, sabi ni Dr. Ivan Misner, networking is more about farming than it is about hunting. It's about cultivating relationships. So, kung gusto mo na maraming DRs, diba? Mag-build ka na mag-build na maraming magandang relationship sa mga prospects mo. And time will come, lahat yan, unti-unti, sasali sa'yo. Okay? And ang goal mo, remember, it's about inviting. Okay? Things to remember when inviting, ayan, let go of the outcome. Pag nag-invite ka at hindi nag-go, let go of the outcome. Minsan kaya lang tayo nade-disappoint kasi dun tayo, nage-expect tayo. Pero pag inalis natin expectation, tama, nawawala sa atin yung disappointment. Okay? Lagi mo tandaan, you have to be excited and on the proper state. May tamang sleep ka, alam mo yon yung excited ka, alam mo yun, yung pump up ka with the trainings, may goals ka, para maramdaman yon ng prospect mo. You don't present the business na parang gusto mo lang matapos. Education and understanding, no forcing,
Posture is also key. Ayan, di ba? Narinig niyo ba si Tantan? Tiyatawag na ako, di ba? Ayan, curiosity is your main weapon. We will not present on the phone. The goal is to have an appointment. Schedule during hapot days. For example, meron ka pong prospect na English beginning dollars, di ba? Meron tayong IBP, di ba? Na pwedeng English YouTube, di ba? Kung ikaw ay part ng Team Blast, meron kaming every Friday, I think, na 10 a.m. IBP, English speaking lang yon. So, yung mga ganun, hahakot ka. For example, yet pang speaker, hakot ka. Diba, alam mo yun, maximize mo. Example, may event, hakot ka. Diba? Kasi may mga iba na papapaying through events lang. Yun nga sabi ko nga si Jan Ezekiel, may isang Christmas party lang siyang inattendan ng team niya. Hindi naman talaga siya ipepresentan doon dahil naka-attend siya doon, na-interest siya na gawin yung business. Tama? And best way to invite is through call. Okay? And before I end, I just like you to watch this video. It's a motivation video on doing the business talagang all out. Okay? So let's watch this. Do your best. When you do your work, do your best. Kahit alas 4 na ng hapon yan, do your best. Patapos na semester, do your best. Hindi yung habang tumatagal, nagda-die down. Ano ka, latak? Huwag mong bibigyan ng latak ang Diyos. Maglilingkod ka sa Diyos, huwag mo siyang bigyan ng latak. Dahil hindi latak ang binigay niya sa atin. Buong buhay ang binigay niya sa atin. Namatay siya sa krus para patawarin tayo. Para ano? Bigyan mo siya ng latak. Know your part. Do your best. Take your action. That will be your keys to promotion. I would like to end with this story. There is a man who experienced promotion in his life, but it took him some time. I want to share with you quickly a story. At the age of 31, he started a business, but it failed. At the age of 32, he was defeated in a legislative race. At the age of 34, he tried a business again. Guess what? Failed. At the age of 35, he had to overcome the death of his sweetheart. Who? At the age of 36, he had a nervous breakdown. Who? At the age of 38, he joined the elections again. Guess what? He lost. At the age of 43, he ran for Congress. Ayun, okay. Parang walang sounds yung video natin, tama ba? So, ayan, So, napakaganda, no? Keys to promotion sa business natin. Ayan, naririnig ko ba ako? Hello? Narinig ko ba? Ayun, okay. Sinek ko lang yung aking... Okay. So, loud and clear naman. Ayan, hello, loud and clear. So, yan. Keys to promotion. Do your best when you do... Okay? So whatever you do, remember, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as reward. It is the Lord Christ you are serving. So when you do this business, diba, do it from the heart, do it as you work for the Lord, not to please other people, as if you have the purpose and the reason why you are doing the business. Diba? So I hope you guys learned a lot from this training tonight, and I hope that you will apply everything na nalaman po natin. And